Yung dulo nga, di ba, wala na, zero wala na. Na. Sabi mo, mga two years. Tanggapin na dulo nga. OJ Diaz niresbakan si Liza kaugnay sa isyu ng komisyon. Bagaman sinabi ni OJ Diaz sa kanyang naunang vlog na wala siyang galit kay Liza, ay hindi naman ito pinalampas ang sinabi nito tungkol sa komisyon. Matatanda ang pinasinungalingan ni Liza ang detalyeng hindi na raw tumatanggap si OJ Diaz ng komisyon mula sa kanya. Dahil kahit na hindi na involve si OJ sa ilang endorsement, ay nakatatanggap pa rin ito. Sa katunayan, may paycheck pa raw na inaasahan si OJ mula sa kanila. Himutok pa ni Liza, "It's not right. That's incorrect na hindi na siya nagko-collect ng commission. It actually hurts me that he's making up those lies about me. I feel like he's trying to make it seem like it wasn't profitable in the past 2 years we were working together when he knows the truth. He knows my pains. He knows the things that I felt. The things were mishandled, so it's kind of unfair. I feel like he's trying to tarnish my name. And he knows I don't want to bring this up, but he still gets commissions from some of the endorsements of mine that fell under the time I was under contract with him, even though he has no more obligations. We told him he had no more obligations towards me with those endorsements. Literally, last month, we gave him a paycheck for an endorsement that was renewed before our contract ended. Kahit wala na siyang ginagawa for that. And he's even going to get another one this week." Pinalaga naman ni OJ Diaz ang tungkol sa lumulutang na detalyeng sinabi raw niya na 2 taon na siyang walang komisyon sa dating alagang si Liza. Tweet pa nito, "Commission for the last 2 years? Meron. Yung mga bagong projects and endorsements offers ang tinatangkihan ni Liza. Kaya nga gusto ko tanggapin na niya yung it's okay not to be okay para active uli ang Liz Ken, kahit wala na akong makuha. Saan galing ang commission issue?" Matatanda ang unang lumabas ang ulat tungkol sa komisyon mula sa lumang post ng pambansang Marites na si Zian Gaza. Bahagi pa ng post si Zian, "Paring OG, binabash kanila at tinatawag na mukhang pera. Nangihinayan ka daw sa kikitaing pera kay Liza, kaya ka kumukuda. Hindi kasi nila alam na wala ka ng kinita kay Liza sa huling 2 taon ng inyong kontrata. Hindi kasi nila alam na tinuruan mo siyang mag-invest sa mga lupa, kaya nag-3 times yung kinita niya sa pag-aartista. Ang nakikita lang nila ay yung 10-20% commission mo bilang manager. Hindi nila nakikita yung mga naitulong mo sa bata bilang ikalawa niyang ama. Hindi nila alam na sobra ka lang nag-aalala dahil yung tinake niyang risk ay hindi kalkulado at maaring ikamatay ng kanyang karera." Pero may mga netizens naman na nag-post ng resibo na totoong nabanggit nga daw ni OJ sa isa sa kanyang mga showbiz update vlogs ang tungkol sa hindi niya pagtanggap ng komisyon kay Liza. "Na ako ang gumawa. Para lang makapag-ipon yung bata." Yun. Yung dulo nga, di ba, wala na, zero wala na. Wala na. Sabi mo, mga 2 years. Tanggapin na. Dulo nga, di ba, wala na, zero wala na. Sabi mo, mga 2 years. Tanggapin. O bang 2 years ka nang hindi ko mukolekta ng komisyon kay, ano, kay Liza Soberano bago natapos yung kontrata? Ah, okay. So, hindi totoo yun. Ang totoo, Loy, nakakakolekta pa rin naman tayo. Kaya naman, hati ngayon ang reaksyon ng netizens. May naawa na kay Liza at meron ding naniniwalang walang nagawang mali si OJ kay Liza at nalulungkot sila na humantong ang lahat sa ganito.